Sige po, meron pa akong tanong, poging technician. Ang tanong po ay, may nagsasabi na yung Holy Spirit yung daw po ay si Satanas. Ayun, kasi napakinggan ko rin yan eh. Oo nga. Oo, kaya nga naging bala ko eh. Oo. Hindi yan ang aming paniniwala. Okay, kasi, doon sa tanong na ngayon, iaagisa natin sa inyo. Okay, ba't totoo ba yung ating pinaniniwala ang Holy Spirit sa Biblia? Eh, demonyo? Oo. Ayan. Palibasa, si Satanas, espiritu rin kasi. Tama naman. Kaya ang conclusion nila, eh, nandun nakakatig yung Holy Spirit, yung Spirit. Kaya lang hindi masanto. Oo. Pag i-analyze lang ninyo, itong isang espiritu, holy. Oo. Kaya nga, Holy Spirit. Kasi si Satanas, hindi. Evil spirit yun. Sabi nga nung mga napapakinggan ko sa ano eh, yan eh, demonyo. Demonyo yan, hindi yan yung... Saka kailan man hindi sinabi si Satanas eh, Holy Spirit. Oo, ito, oo. Diba? Walang nakatala sa banal na kasulatan na si Satanas tinawag na Holy Spirit. Pero naniniwala tayo, talagang espiritu si Satanas. Pero hindi siya Holy Spirit. Ngayon, yung mga nagsasabing ganoon, o di, hanapan natin sila ng talata. Yun nga, yun nga. Oh. Na sinabi ng Biblia na si Satanas, Brother Alvin, eh, Holy Spirit. Ayun, no? Ayun. Babasa sila dapat. Babasa sila. Oh. Eh, walang mababasang ganun, mga kapatid. Kaya yan, mga kapatid, yan eh, mga pinagkawing-kawing na mga kwentong barbero na inilulunsad ng mga nangamamali sa katotohanan. Huwag ko kayong maniniwala. No? Ang Holy Spirit, mga kapatid, nabasa naman natin, no? Siya ay kapwa Diyos at isinugo niya ang ating Panginoong Jesucristo. Eh, lalabas po niyan kung yung Holy Spirit na nagsugo sa ating Panginoong Jesucristo is si Satanas, bakit magkalaban sila sa Matthew 4? Oo nga naman. Di ba? Oo. Bakit nagkakaroon sila ng debate? Diskusyon pa, no? Diskusyon. Lalo sa Garden of Eden. Oo. Di ba? Kaya, mamamali. No? Ituno natin ang ating pananampalataya, mga kapatid. Doon sa mga nagtuturo na yan, iwanan na ninyo yan. No? Wala kayong mapapala dyan, mga kapatid. Mabuti pa, sumunod kayo sa sinasabi ng banal na espiritu. Doon sa... Ay, may, sige, may, baka makalimutan mo yung sasabihin mo. Yun pong pagtuturo na ang Holy Spirit ay siya rin si Satan. Ito po ay napakalaking kamalian. Ipinaliwanag na nga ni brother. Pero magdadagdag po ako ng katunayan na magkaiba po yung Espiritu Santo at saka yung si Satan. Satan. Kasi po si Satan ay created being po siya. Ayun, ayun. Po. Kung si Satan po ay created being at ang Holy Spirit ay si Satan din, ang magandang itanong niyan, saan mababasa na ang Holy Spirit ay kinreate din? Kasi kung si Satan din po yun, mababasa na nilalang din ang Holy Spirit. Kasi po si Satan ay nilalang din po siya. Dito po sa Ezekiel 28, talatang 15. Ang sabi po, ikaw ay sakdal sa iyong mga lakad mula sa araw na ikaw ay lalangin. Dito po binabanggit yung kerubin na nung pasimula bago siya maging Satan. Kasi si Satan, hindi naman nilalang ng Diyos. Ang lumalang kay Satan, yung kanyang sarili. Ang generate ng Diyos ay isang kerubin. Isang kerubin na sakdal sa kanyang paglakad. Ang sabi nga po sa talata natin binasa, si Satan, nung before siya maging Satan, nung siya ay kerubin pa, siya po ay sakdal mula sa araw na siya ay lalangin. Ibig sabihin, si Satan mismo ay nilalang ng ating Panginoon Diyos before siya maging masama, nung siya po ay kerubin. Samantalang yung Holy Spirit, pinatutunayan sa Bible, nasa pasimula ng creation ay naroon creator na siya. Ang sabi dito sa Genesis kapitulo 1, talatang 1. Yan. Ganito po yung mababasa hanggang 2. Nang pasimula ay nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. At ang lupa ay walang anyo at walang laman. At ang kadiliman ay sumasa ibabaw ng kalaliman. At ang Espiritu ng Diyos ay sumasa ibabaw ng tubig. Mapapansin nyo po dito, during creation, ay nandito na yung Holy Spirit kasama ng ating Panginoon Diyos. Kaya makikita nyo po dito na magkaiba yung si Satan at magkaiba yung Holy Spirit. Saan po sila naiba? Yung si Satan
siya po ay created being. Ayun. Samantalang ang Holy Spirit, creator. Siya po ay manlalalang. Bisa sa creator. Natin kanina, eh. Hindi po siya nilalang, siya po ay creator. Yan. So, yun, maganda yun. Yun muna siguro pansamantalang bitawan natin sa kanina. Ayun, opo, opo. Kasi kung ubusin natin ulat, hindi tayo matatapos. Ayan, siguro, no, napakaganda na po niyan, mga kapatid, mga kaibigan, ano po.